Magandang hapon po. Ito pong power tools na to ay from Milwaukee pa rin po. Ang laman po nito ay impact driver at normal na drill machine. Parehas po silang di battery. Para po mas malinaw ay bubuksan natin. Ang laman po ay isang fast charger, rapid charger. Handle, handle po. At drill machine. Ang drill machine po ito ay mayroon siyang hammer. Pwede rin siya sa pag sa hammer po, dito po ang settings niya. Yan, yan po. Pag sa metal, magbubutas kayo ng metal, dito po ang settings yan. Yan. At pag naman, gagawin mong magbubutas kayo ng screw, o kaya gagamitan nyo ng pang screw, as a screwdriver. Ito po yan. Yan. Meron po siyang bit. Yan. Screw bit. Pwede nyo po siyang erekta dito. Madali lang po. Ikutin nyo lang po. Ayan. Yan po. Yan po sa pagginamit nyo sa screw. Ngayon, pag naman po magbubutas kayo ng metal, ay kailangan ilagay nyo itong handle. Dito po naman ang paglagay niya, ganito lang po yan. Yan po. Yan. Pwede na po yan. Ngayon, kung gagamitin nyo naman po siya, kung meron ko yung bagay na lilinisan, na may kalawang, pwede rin po ito. Yan. Pwede nyong ikabit itong metal brush. Yan. Halimbawa po dito, metal to. Igaganyan nyo naman po yan. Ngayon, kung medyo gusto niya ng ano, ng medyo mabilis, meron po siyang speed selector, yan, yan po. Ayan, nilalagay siya number 2. Yan, mabilis po yan. Ngayon, dahil nga po ang technology ay napakabilis magbago, ay pag naman po sa pagdating ng pagkakabit ng mga spotlight sa kesame, meron po tayong special na pangbutas. Yan po. Ganun din po ang sistema. I-adapt nyo yan. Ipapasok nyo lang dyan. Tapos yan. Ibubutas nyo ito sa kesame. Yan. Ganyan po yan. Na medyo lumuwag.
Yan po, safe na siya. Nakalak na po siya. Dapat kaka-low speed lang yan. Yan. Yan po siya. Ganun din po. Meron din po siyang ano, meron po siyang ilaw, LED lights yan. At meron din siyang 5 volts po to, 5 ampere hour at M18. Yan, convenient po to dahil pwede niyo rin siyang ilagay dito para isabit regardless na tinanggal niyo yung handle dahil baka ma-aksidente pa kayo niyan. Ngayon po, ang technology po niya ganun din, fuel, brushless. Yan po, at yan, yung may lagayan siya ng bit, screw bit. Ang capacity po nito sa bakal ay 16mm. Sa kahoy ata ay, kung hindi ko nagkakamali, ay 87mm sa kahoy. At sa bato, sa normal na bato, hindi sa konkreto po, pang bato. 16mm din po ang pwedeng ilagay yung talim. Ang chuck po nito yung paglalagyan dito ay standard po 13mm. Yan po ang kanyang features. Normally ang halaga po nito ay nasa 340 o 350. Ang ano po niya, ang mga kasama po niya isang rapid charger at dalawang battery. Pero po dahil may meron po silang meron po silang combi, ibig sabihin po dalawang machine. Dalawang machine po, i560. Ano? Ito po yung pangalawa. Ano po naman to? Ito po ay impact driver. Napagkaliit-liit lang po talaga. Yan, kikitang-kita nyo. Impact driver po ito. Normally, ginagamit ito sa paglagay ng mga kesame, at usually ang ginagamit dito, meron po ako nitong rapid adapter. Ito po ay iba't ibang klase o iba't ibang uri ng screw bits. Yan po, meron tayong star, yung Torx kung tawagin. Meron tayong hex, yung meron tayong hex screw bit. Meron tayong cross. Ang tinanggal ko lang po dito ay flat dahil hindi naman masyadong gamitin sa pag-i-screw. Ganoon din po, meron po tayong ang ginagamit ko mostly Torx, yan. Dito po siya. Ito po. Ganito lang. Napaka-simple lang po nito dahil napaka-friendly. Napaka-easy to use yan. Yan po. Pasok na siya. Release. Uugutin nyo lang. Just pull it and then, yan. Ano lang po kasimple. Yan po. Testing. Yan. Meron siyang light indicator dito. At meron din siyang ano, kung ilan ang karga ng battery. Yan. Normally po ito for recharge na to. Kaya lang, hindi ko pa na-recharge dahil kabibili ko lang po nito. Kaya bago lang po itong bili. Ngayon, saan po ba ito magagamit?
pwede rin po itong gamitan nyo ng ano, ng drill bit na ang adapter niya o ang dulo niya ay ganito po. Pwede rin po yung ganyan. Napakaganda po niyan. Napaka mas madali kang magbutas. Ngayon po, paano po ito nung papangsyon? Pag po matigas ang inyong iniskruwa na kahoy o timber, normally, doon po gumagana ang kanyang parang hammer. Yan. Lumalakas po ang ano niya, impact. Kaya tinawag siyang impact driver. Mostly po ito ang paborito kong tools, lalo na sa paglalagay ng mga pamakuan, na kahoy, pag-join. Yan, ito po ang kadalasang ginagamit ko. Nag-upgrade din po tayo dahil normally po ang ginagamit ko ay makita. Makita po ang ganito ko, isang normal na drill, ganito, na pwede rin pang bato, at isang ganito. Pero dahil nga po nagustuhan ko yung ano, yung Milwaukee, dahil talaga naman yung design pa lang, napakaganda na po talaga. Kaya napilitan ako mag-upgrade. Ang model po nito, sa mga gustong tumingin ang specification nito, M18 FID2. Ito po ang model niyan. Ngayon, yung nauna naman po, ito pong nauna, normally, pwede ko na itong tanggalin ng mga plastic dahil gagamitin ko na rin ito sa isang araw. Ito po naman ay M18, ibig sabihin po ng 18 volts, FPD2. Yan po ang ano niya, model. Ang battery po niyan, pinaka-the best talaga, 5.0. O kung meron kayong budget, 6.0, 5.5. Okay lang po yan, basta't ano, hindi bababa ng 5. Pinaka-the best yan para matagal yung gamitin. Sana po ay mag-enjoy kayo. O sana po nakatulong ito sa inyo para magkaroon kayo ng knowledge kung ano ang the best na inyong i-invest pag kayo'y isang handyman o kaya nga meron kayong flexible job na inyong pinagkakalibangan. Yan po, pinaka-the best po talaga yan. Puel Brushless. Maraming salamat po at sana ay nakatulong sa inyo ito. Ang inyong lingkod, Antonio Vlog. Sa susunod po ulit. Bye.